Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating midweek service. We are happy that you are here with us tonight. And as we start this worship with a praise and worship song, samahan niyo po kami sa pagpuri sa ating Panginoon ngayong gabi. Yes, Lord, indeed your love is holding, Lord, and it won't let go. But that song might be the perfect one for you. It's time not to give up, because the Lord is here. He's willing. Accept us. Kahit matagal na doon, matagal na tayong lumalayo kay Lord, He's still willing to accept us. He's calling you, kapatid. And as He said in Proverbs chapter 23, verse 26, My son, give me your heart and let your eyes delight in my lips. As we sing this very known song, dahil na po sa mga kabataan, alam na alam nila na itong kanta. As we sing the song, let's give all the praises and the glory to our Lord God to Him. Even our hearts, our burdens, our dreams. Something that's deferred that will bless your heart.
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa online midweek service dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila. Purihin po ang Panginoon sa linggong ito sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Samahan kami, Panginoon, ng patuloy mong presensya matapos po ang mga awitin na aming napakinggan bilang pagbabalik ng pagpapasalamat at pagpupuli sa inyo. Gayun din po ang patuloy naming hiling at dalangin din naman sa pakikinig ng inyong mga salita na bahagi po ng aming buhay, bahagi po ng aming pagkatao, bahagi, Panginoon, ng aming kaugnayan sa inyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming hiling at dalangin. Amen. Pag-usapan po natin sa gabing ito ang tunay na makasanlibutan. Tunay na makasanlibutan. Ang mga talata po na ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 3, mga talatang 1 hanggang 9. Isa sa mga katangian ni Apostol Pablo ang pagiging prangka. Tinawag niya ang mga mananampalataya sa Korinto na mga sanggol pa kay Kristo. Sa talatang isa, sabi po niya sa kanyang sulat, "Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ngunit hindi naman po ito basta pamimintas lamang dahil may katibayang hawak si Pablo sa kanila ayon sa kanyang sulat." Ano po kaya iyon? Inilarawan ng apostol sa pisikal na paraan ang kanyang puna sa mga taga-Korinto. Hindi pa sila handa sa mabigat na katuruan. Ayon sa talatang 2, "Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya." It's a metaphor. Ang gatas ay simpleng katuruan at ang matigas na pagkain, siyempre sa mga matatag, marunong, matagal na sa pananampalataya. Na nagpapahiwatig na kilala ng apostol ang kanyang kawan doon sa Korinto o kilala na yung mga taong kanyang inaaralan doon sa Korinto. Paano pinatunayan ng apostol na makasanlibutan pa ang mga taga-Korinto? Ayon po sa talatang 3, "Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kadalasan sa ating kongregasyon, bagamat pinagtatakpan, ay nahahalata sa kilos ang pagseselosan o inggitan kahit ang pag-aaway. Ang dalawang ito ay mga pangunahin at mabisang sangkap sa pagkakampi-kampi na buong linaw na nahayag." Ayon po sa talatang 4, "Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Kahit sa mga magkakapatid sa Panginoon ay nakakasira ang inggit at away. Alalahanin ang sinabi ng Biblia na huwag bibigyan ng lugar ang Diablo sa ating buhay. Ang dalawang ito ang mabenta
sa loob ng iglesia. Bakit nagkakampi-kampi? Isang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng iniidolo. Bakit po kaya nagkakaroon ng pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia? Isang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng mga iniidolo. Sabi po sa mga talatang lima, according doon sa context sa Korinto, sa sulat ni Pablo, sa talatang lima, sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ang bawat isa ay bahagi ng iglesia na may dapat gampanan. Ito ang dapat nating alamin at pagsikapang palaguin. Sa anumang gawain natin, tanging ang Diyos ang nagpapalugo nito. Ayon po sa talatang 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. At ang gantimpala ay isa-isa o sa bawat isa na may kanya-kanyang tungkulin. Sa talatang 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Nakakagalak malaman na tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Sa talatang 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang tungkuli na ginagampanan sa ating paglilingkod sa Panginoon. At tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. At ang Diyos ang nagpapalago, ang Diyos po ang siyang gumagabay upang tumubo at lumago ang kanyang itinanim sa bawat mananampalataya, katulad ng pananampalataya. Idalangin ang inyong iglesia o idalangin natin ang ating iglesia. Hilingin sa Diyos na mapagtagumpayan ang anumang inggitan at awayan upang hindi mabalam ang paglago bilang katawan ni Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa bawat iglesia, bawat simbahan na pinagkatiwala, itinatagpo ninyo. Wala pong perpektong simbahan dahil wala pong perpektong tao. Ang lahat ay hinuhubog, ang lahat, Panginoon, ay binabago. Ang lahat ay ginagabayan po ninyo upang maging matured, upang lumago sa kanilang pananampalataya, sa pag-uugali, sa pagkatao, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa karanasang ito ng mga taga-Korinto na maaaring magpahanga ngayon ay nangyayari ito sa mga simbahan. Dalangin po namin ang anumang inggitan at pag-aawayan, O Diyos, mapalitan po ito ng pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. Panginoon, dalangin po namin samantalang patuloy po kaming lumalago sa aming pananampalataya. Makita namin ang aming kapwa ayon sa pagtingin mo sa kanila, O Diyos, na kinahabagan, pagtingin mo na minamahal, pagtingin mo, Panginoon, na inuunawa, pagtingin mo, Panginoon, na pinagmamalasakitan. Dalangin ko po ang bawat simbahan na magpatotoo na tunay na si Kristo ang nahahayag, tunay na ang Panginoong Yesus ang kanyang pagiging tao na nagmahal, nagmalasakit sa kanyang kapwa, ang patuloy itong mahayag, maging espiritu sa loob ng mga iglesia o simbahan, Panginoon. Pinagpapala ka namin sa gabing ito, aming Ama at aming Diyos. Salamat sa maghapon na inyong pagsama, pag-iingat, paggabay po sa amin. Salamat po sa midweek service na ito online. Dalangin ko po, Panginoon, ang naabot ng tinig at ng mensahe na ito, katagpuin niyo po sila ng kagalingan, pisikal, ng kagalingan din sa espiritual. Ganyan din po, Panginoon, ng kapayapaan na tanging kayo lamang ang makapagkakaloob nito. Pinagpapala ka namin sa gabing ito, aming Ama at aming Diyos. Salamat sa buhay at biyaya ng buhay na inyong pinagkakaloob. Bantayan po kami ng mga anghel po ninyo sa aming pagpapahinga sa gabing ito, Panginoon. Sa inyo po ang papurit pasasalamat ay aming ibinabalik sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
Pagpalain kanawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa iyo at patuloy na mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa iyo at patuloy kang bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.